guys, good morning. This is Kasina Karina. Yeah, samahan niyo po ako sa journey ko ngayon. This time before, yung journey natin, yung paglalakbay, yung mga tunnels. But medyo ngayon, nagsisimula pa lang ako sa tunnels, sa talal ng corona. Yeah, by the way, this is my first video. I just want to tell you first, last Saturday, nagpa-check yung anak ko. Na lalaki, may Rico. Then yesterday, actually he is positive in corona. But from Saturday, actually also already my Rica, my baby Rica is already sick. She's having a headache, and I'm having a headache and fever both me Rica and I last Sunday. But Rico, wala siyang na feel. Pero nagpa-check siya. Pero hindi naman siya nakaramdam ng kahit ano. Iba-iba yung sintomas siguro sa bawat tao. But then, yesterday, na lubas yung result niya, meron siyang corona. So that's why, magpapa-check po kami. By Thursday is our appointment. But I know and I feel na meron din kami. Because yung house namin, maliit lang. Yung pinto namin, nagkakabanggaan kami. Yeah, almost one toilet sa taas yung ginagamit namin. So for sure na, at sa mga nararamdaman namin, yung yesterday, I really feel that I got it. Kasi ano siya, yung feeling na yung super tight ka, tumayo ka lang, pagod ka na. Ganun pala yun. I'm just starting, I know, nagsisimula pa lang ako sa journey ni Corona. Si Rica naman yung nararamdaman niya, yung nose niya nagbla-black, di siya makahinga. Kaya actually, kahapon, after na malaman namin na may Corona ang Rico ko, bumili na kami talaga ng sa ilong para just in case. Bumili na rin kami ng mga pagkain kasi hindi na kami lalabas after nito. So, healthy food, kailangan natin banana. At bumili na rin kami ng sa ubo. Maraming, at saka bumili ako ng champoy kasi dito ko tinatry yung panglasa ko. Si Rica wala na siyang panglasa. Pero ako, may panglasa pa. Nalalasahan ko pa itong champoy na to eh. So, pero actually yung champoy before, I know maalat. Pero ewan ko, bakit yung champoy na to ngayon, hindi siya maalat. Siguro, nawawala na rin yung panglasa ko. Si Rico, wala na siyang panglasa, pero hindi naman siya inuubo. Siguro, iba-iba talaga kasi bata pa siya. Pero sa akin, yung nararamdaman ko at the moment, I woke up at 3 o'clock in the morning. Yung parang sinuntok ako sa tiyan. Tapos yung pain sa balikat. Sobra. Tapos yung nagluluto ko gabi, yung parang, yung kamay mo, ngawit na ngawit ka. Ganon. So, kaya nga, actually, if you see on my video before, nung mag-lockdown, sabi ko nga sa inyo, hindi na natin may iwasan to. I don't worry anything about it, actually, because anyway, yeah, 2006, cancer survival ako. 2010, nagka-swine flu, H-I-Y-N-1 ako. Na quarantine kami sa ilalim ng Medical City for 2 weeks. Ang nakakatuwa with my mother and father pa nga eh. Yeah, so ngayon, heto na naman ako. Lahat na ata talaga. Kaya nga ba nagtatago ako kay Corona eh. Kasi lagi akong paborito ng mga sakit. Pero kahit paborito ako ng mga sakit, anyway, I don't worry. I have the best doctor. God is the best doctor. And prayer. I have the best medicine. Prayer is the best medicine. So, kakayanin namin ang journey na to. Kakayanin ko to. Lord, andiyan ka sa likod ko. Ayon ang Panginoon. Hindi mo kami pababayaan. I trust in you. And I have faith in you. So, ganun din po. Basta't kayo, habang healthy kayo, habang wala kayong corona, eat healthy food po. Talaga. Kailangan po kumain kayo ng mga healthy food. Vitamin C, kailangan i-boost nyo ngayon yung immunization system nyo. Kailangan nyo kasi nasa paligid nyo na yung corona. Hindi nyo alam kung kailan kayo magkakaroon. So at least tamaan man kayo, kailangan healthy kayo. Kaya nyo lumaban, kayang ilaban ang katawan nyo. Don't worry, at more prayer po tayo. Talaga, sobrang dasal. At in the same time, sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya, gawin nyo po, kumain kayo ng mga healthy food, drink a lot of vitamin C, magpaaraw kayo. So, pag tinamaan kayo ng corona, kaya nyo to. Kaya nyo, mag-quarantine lang, kakayanin ko to.
Yeah, meron kaming nose spray, sarili namin. Siyempre, maraming tao sa ospital. So, I hope and I pray lang na hindi naman kami makarating na ospital. Pero, nagsisimula pa lang yung journey namin. So, tingnan po natin. Update ko sa kayo kung ano yung mga tatlo kami magkakaroon for sure. So, iba-iba yung reason, iba-iba yung mga nararamdaman namin. So, update ko kayo kung ano yung mga mararamdaman. Nakakuha actually yung anak kong si Rico ng corona. Doon namatay kasi yung girlfriend niya, yung lola, namatay because of corona. So, kaya doon siya nakakuha. Anyway, good luck po para sa amin. Pray for us na rin. At pray po para sa lahat. Prayer po para sa lahat sa buong mundo na sana matapos na po ito. Fight, fight, fight. Laban para sa corona.